Hello everyone, kung hindi niyo pa ako kilala, just call me Jendy, mga langga. So good morning guys, so now we are going to Lapu City. Pupunta kami ngayon sa Lapu para tingnan kung anong meron dito. At ito na nga, ito yung lugar nila. Sa aming paglalakbay, nag-wait pa kami ng 1.5 hours para makasakay kami ng barko. Ang kagandahan dito sa kanilang cargo or kanilang barko ay very comfortable talaga. Pwede kang makahiga and very affordable price. So ito yung barko na sinakyan namin at padaong na. Ayan, so ito yung light ferries na aming sinakyan. At nung papunta nang kami ng Lapu-Lapu ay nadaanan namin yung Mactan Bridge. So ito yung napakahabang new bridge sa Cebu. Matatagpuan ito bandang Lapu-Lapu. Kapag kayo ay nag-travel galing Bohol patungong Cebu, madadaanan nyo tong bridge na to. Sobrang ganda at ang laki. At ngayon, naantay lang namin na bumaba din yung mga pasahero at kami naman din yung sasakay sa maliit na ferries boat. So ngayon, kailangan mag-wait din kami ng 30 minutes para kami naman ay makasakay uli. At ito na nga, dahil sa pandemic, kailangan pa rin ng social distancing yung mga tao. Ayan, so papasok na kami ngayon sa ferry boat. Ito yung sasakyan namin patungong Pier 3. Kasi doon, kukuha din kami ng ticket papuntang Bohol, Tubigon. Kasi doon yung destination namin. So, kailangan naming sumakay ng ferry boat patungo doon. At saka, mas maganda talaga siyang sakyan dahil pag ikaw ay nag-taxi, sobrang mahal. Pero pag sumakay ka lang ng ferry boat, ang kanilang pamasahe lang ay 16 pesos. So, very affordable talaga. Tsaka, yung makikita mo pa yung view ng dagat at super relaxing. Yun lang yung kagandahan pag sumakay ka ng ferry boat. Tsaka, yung dagat, color blue. So, grabe, sobrang relax at mainit din itong panahon na to. Kaya, maganda talaga mag-travel. Ayan, so, ayan, nakikita nyo, yun yung mga ferries na pwedeng sakyan. At ito nga, nagaantay kami na umandar na yung boat para makarating na kami sa aming paroroonan. At ayan na nga, so, makikita natin ang ganda ng paligid. So, Tatak, Cebu City. So, nakikita nyo, tingnan nyo, dito sa kanilang pantalan, may makikita ka pang mga puno. Ayan, nasa gilid lang siya ng dagat. At maganda talaga yung view. Pero pag dumating ka doon sa Lapu-Lapu City, or doon sa city nila, medyo masikip talaga. Hindi siya katulad ng Bohol na medyo maluwag pa tsaka madaming bundok at marami pang mga puno. Sa Cebu naman, maganda yung mga yung mga view nila sa mga building. Pero masikip talaga pagdating sa mga bahay-bahay na kung saan din kami nakatira, sobrang sikip din ang daanan. Pero maganda din pumunta talaga ng Cebu. Napaka experience ba? At ngayon na
Umandar na nga kami patungo doon sa Pier 3 para kumuha kami ng ticket papuntang Tubigon, Bohol. Ayan. So, nadaanan namin yung isa ding ferry boat. At ito nga yung isang malaking barko na hindi ko alam kung saan ito pupunta, pero ayan, dumaong na rin sila. So, kagandahan lang talaga dito yung experience na nasakay ka ng barko. Kasi pag galing din sa yung sa mga kabundukan, kami galing. So, sobrang na-miss din kami na sumakay ng ganito. So, super relaxing. Ayun. Kaya, nag-i-enjoy lang din kami habang nagra-ride patungo doon. I think, mga 30 minutes din yung travel namin, or 15, to go there. Ayan. So, thank you for watching. At sana ay nagustuhan ninyo yung lugar. Don't forget to subscribe.